Hello, good morning po. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong finding... magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong finding Harry Roque. Okay? Alam nyo, grabe yung mga paninira nito ni Harry Roque kina President BBM. Diba? At saka sa asawa nito. Kesyo... adik, siya yung nagpasimula ng ano eh, ng, siya yung nag-insinuate po na si PBBM ay konektado pa din daw sa illegal drugs. Ibig sabihin, konektado pa rin ito na in the sense na kasalukuyan ay nagdodroga. Kasi nung una, ang narrative nila yung kay Morales na nung 2012 ay nakita daw yan, nakuna ng picture, nabidyohan pa daw kasama etong artista sila Maricel Soriano at saka etong si Paul Daza, saka yung mga kasama niya, na sumisinghot daw po ng tawas. Diba? Tapos nilabas nila yung video after 2 years, yung itsura ni PBBM doon, Diyos ko po, pang 2028 na yata o pang 2040. Diba? Ang layo. Tapos yung ganito, yung physical feature, yung sa tenga niya rito, ibang-iba doon sa nasa video, di, palpak na kaagad. So ngayon, yung mga paninira po ni Harry Roque, sa totoo lang po, siya po ang nasisira. Diba? Kaya lang, siguro sa kapal lang ng pagmumukha nito ni Harry Roque, baliwala na ho sa kanya yon na siya mismo ay nasisira din sa pinagagagawa niya. Now, ang problema niya ho ngayon dito ay ito. No? Na-establish dito ni na Dietrich, la Congresswoman Luistro, at ng Quadcom, na ano na konektado, may connection si Harry Roque sa Lucky South 9 Pogo na kanyang itinatanggi, no, ano, ang lakas nga ng loob magtanong eh, so ano pong nagawa ko, ano pong nagawa kong remain, may pagganon-ganon pa siya, oh, di ba? Pero hindi niya na hinintay ang sagot sa kabila ng sinabi niya that he will comply with, di ba? He made the promise na isasubmit niya yung mga financial documents. But hindi niya na ginawa at tinawag niya na nakanggaro-kanggaro court ang Quadcom. Diba? Kasi nga, kaya hindi niya na humagawa. Na-realize niya na, shit, pinag-aaralan nila ang kanilang ginagawa. They know what they're talking about. Diba? So kung makita nila itong mga dokumento na to, nako, problemang malaki. Masasabit at madali siyang madidiin. Diba? Kaya hindi na po nagpakita si Harry Roque. Pati yung kanyang asawa. Diba? Eto, sabi nga rito ni Barbers, na-contempt ng ikalawang beses si Ginoong Harry Roque for non-compliance sa pangako niya na isasubmit ang mga nasabing dokumento. Hindi dahil sa ayaw ng Quadcom ang sinasabi niya. Hindi nga siya uma-attend ng hearing. Paano nga ayawan ng Quadcom ang sinasabi niya? Ito kasi aligasyon ni Akla. Oras na hindi magustuhan ng Quadcom ang kanilang marinig sa source resource person, contempt ang katapat. I no longer expect truth and fairness from a kangaroo court called Quadcom. Mas pinili ko nang huwag na akong humarap sa kongreso at sa kangaroo hearings ng Quadcom. Nagsasayang lang kayo ng pera ng taong bayan sa kangaroo hearings na wala namang napapatunayan. Di ba ganun magtaray si Harry Roque? No. Pero, ang ending ngayon, si Harry Roque, parang ng sinimo, nawawala. Hindi na siya nagpapakita. Kasi, alam niya na, di ba, nai-establish na kasi yung facts ng kanyang connection. Kasi kung wala namang itinatago, tama naman po rito si Congresswoman Luistro, sabi niya, it is the humble submission of this representation that the Quad Committee has established overwhelming circumstantial evidence showing the connection of Attorney Harry Roque to Lucky South 99, which is a Pogo operation. Diba? Sinasabi niya na sa pamamagitan nga naman daw po nitong ng Quadcom through the circumstantial evidence. Ano bang ibig sabihin ng circumstantial evidence? Ang circumstantial evidence po, ito po yung mga ebidensya na hindi ka naman direkta
na ano na tawag diyan na yung guilt mo mapapatunayan. Pero kinakailangan po dito ng logic. Okay? Kinakailangan eh marunong ano, marunong gumana ang isip nung mga nag-iimbestiga ng judge, ng taong bayan, yung mga nagbabantay. Yun po ang kinakailangan doon sa circumstantial evidence. Yung tipong kung titignan ninyo yung mga dokumento na to, 'di ba makikita niyo yung kanyang connection. Saan ang galing itong pera na to? Bakit ayaw niyang ipaliwanag? Bakit ayaw niyang ipakita yung mga dokumento? Dahil ba sa paper trail? 'Di ba sinasabi niya na hindi totoo? Kailangan patunayan niya yung hindi totoo. Yung ganon. That's a circumstantial evidence. Kesa naman po doon sa yung isang klase ng ebidensya, yung direkta, eh, talagang doon kitang-kita na. Okay? That's the material evidence. Kitang-kita na talaga yung kanyang guilt. Pero ganun pa man, na ito ay through circumstantial evidence kasi nga hindi siya nagko-cooperate. Pero, paano niyang ipaliliwanag yung side niya? Ay, ayaw niyang magpakita. Okay? So, ngayon, the worst is eto na. The PNP is now fully engaged in manhunt for Bibi Gandang Hari. Diba? And we are coordinating closely with the National Capital Region Police Office and the CIDG to ensure his swift apprehension. Ngayon, kanina ho, minakita kong post. Alam niyo ba kung nasan si Hari Roque? Nasa Dubai daw. Nakita ko lang sa post ni Mami Peng kanina eh. Nasa Dubai daw si Hari Roque. Oh, di palagay ko dapat 'yan. Tingin ko naman ho katulad kila ano rito, kila Cassandra Leong, kila Alice Guo, 'di ba? Kila Sheila. Eh paano itong natiktikan? Alam na rin po ng BI kung nasaan ang kung totoo bang lumabas ng Pilipinas etong si Hari Roque. 'Di ba? Malala ko tuloy yung unang-unang content ko nito na sinabi ko, parang hindi ako interesado rito kay Hari Roque. Diba? Kasi nakuha lang naman yung papel. Eh, pero, sabi nga ng PAOK, nothing incriminatory. Pero, nung malaman ko kung saan nakuha yung papel, tawag ng iba doon, ano ba yun? Borta. Hindi ko alam yung sabi ng borta, na in-appoint yung borta. Eh yung jowa niya, sabi nila yung jowa niya. Eh sabi niya doon ako naghinala kay Hari Roque nung siya po ay magpaliwanag, nalala ko na. Sabi niya, eh yan po si De La Serna ay estudyante yan ng isang flying school, nag-aaral yan. At yan ay siguro nakitulog yan sa Pogo. Teka kako, iba ang Pogo, hindi ito Sogo. Magkaiba yun. Diba? At least sa Sogo, pwede kang makitulog. Basta may pambayad ka. Wala kang kasama, wala kang titirahin. Oh. Diba? Kung wala kang katirahan doon, matutulog ka lang, pwede yun. Diba? Pero nakuha pa yung dokumento raw sa loob pa mismo ng opisina. Ano yun? Sa loob ng isang opisina, di nag-o-opisina po, Pogo Master. Diba? So doon nakuha yun. Ano kanya? Ano nga naman na during operation, ikaw nandun tulog. Di ba? Kalukuhang malaki yun. Kaya sabi ko, ito dapat palawigin ito ng PAOK. Yung investigation dito. Kasi hindi ito ordinaryo na yung nakitulog dun pa sa opisina. Maniniwala ako dyan kung itong mga dokumento ay nakuha sa sleeping quarters ng mga empleyado ng Pogo. Then, pwede nating sabihin, okay, siguro nakitulog lang doon, nagkataon, lalo nga nakitulog siya roon, naiwan ng pag-alis niya. Tapos, hindi niya nabinalikan. Pero, during the subsequent quantum hearings, sinasabi nito ni De La Serna na may pangagamit pa siyang naiwan doon at gusto niya ngang makuha, hindi ba? Oh. So, hindi po totoo yung sinasabi ni Hari Roque noon na si De La Serna, si ER, ano yung AR?
ito eh ano, nakitulog lang doon. Tapos yung bahay niya pa na natinirahan ng taga ng IT, 'di ba, ng Pogo. Hindi daw kanya. Kalao sa korporasyon daw kung ano nung sinabi pa. Pero yung korporasyon naman pala ipag-aari rin naman nila. 'Di ba? So, yung mga kalokohan ni Harry Roque po, ayun. Diba? The more na nagsasalita, the more na nagngangal-ngal si Harry Roque, eh mas lalo hong lumilitaw ang katotohanan na siya po ay may kaugnayan. Kaya lalo ngayon, ayaw niya nang magpakita. Di ba? So, wanted tuloy. Finding Harry Roque tuloy ngayon tayo. So, yes, Pugante 2.0 ito. Hindi ko lang alam kung... dito, kung anong petsa ito mahuhuli. Ha? Pero kung ito ho ay mahuli, ang dapat ditong gawin kay Harry Roque, eh baka naman ho ito magpa-hospital arrest din. Palagay ko dito, dapat doon po ito sa La Loma i-arrest. Di ba? O, doon sa Milas Lichon. Ay, nako. Ano to eh, isa hong napakalaking karma ang inabot na to ni Harry Roque. Di ba? Isipin mo na lang kung gaano niya kalakas sira-siraan ang ating presidente at ang asawa nito. Matapos na hindi makinabang. Di ba? Siya lang yung hindi nabigyan ng... Siya lang yung walang offer. Siguro, hinangad dito ng yakla na kung matalo man siya sa pagkasenador, eh gagawin pa rin siyang spokesperson. Okay, kaso hindi nga nangyari. Di ba? So yun, kinalaban na nila ng kinalaban. Hindi nila nabudol ang presidente. Okay, so i-review natin to si Akla. So far yun yung update sa kanya. Yes, official na po siyang Pugante. Okay, kasi may warrant of arrest na rin po sa kanya. Etong sa Kongreso. Ay, magpakita eh. Ay, warrant of arrest na ba yung inisyo sa kanya? Pero ganun pa man, wanted na siya, hinahanap na siya ng mga pulis. So, kailangan niya talagang magtago ng todo-todo. Finding Nemo Roque, no?